Mabuti na rin yun. Eh, kaya saan naman mapunta yung anak ko sa pamilyang yun? Kay Joel na lang ako. So, na-discharge na pala siya sa ospital. Kailan ka pupunta dito? Soon. Pero kailangan ko munang makasigurado na okay siya dito. I am sick of your damn excuses! You come here right now! Tony, please, do not be selfish. Andito ako dahil kailangan ako ng anak ko. Ano bang mahirap paintindihan dun? Tony, mag-usap na lang tayo kapag okay ka na. Saan ba tayo bibili? Di ba sinabi ko naman sa'yo na may bilihan dun sa may palengke? Mamaya na lang tayo bumili. May gusto muna ako ipakita uli sa'yo eh. Miss? Nilipat na po ba si Bea Natividad? Opo, na-disturb na siya eh. Kalalabas lang. I see. Salamat po. Sige. Gusto kong ipakita sa iyo ang ginawa ni Corinne sa bahay mo. Relax ka lang. Ikaw ang prinsesa ngayon. Uwi mo, Joel, ah. Eh, kaya nga ako pinalabas ng doktor kasi okay na ako. Magaling na ako. Basta, umupo ka lang dyan. Baka sabihin ni Ninang, pinababayaan kita. Diba, Corinne? Tama. Corinne? Sino yan? Uy, Ryan. Uy, Kuya Ryan, pasok ka. Paano mo pala alam na kaalis na kami? Pumunta ako ng ospital, eh. Dumaan pala ako ng fruit stand. Bumili ako ng fruits para sa'yo, kaya. Tsaka merienda para sa lahat. Corinne, para sa'yo. Salamat. Uy, salamat pala sa prutas, ah. Buti na lang talaga hindi nakakataba yung prutas. Eh, sa dami ba namang binigay mo, siguro parang lobo na ako ngayon pag naubos kayong lahat. Bulaklak nga dapat sana ibibigay ko, eh. Kaso baka mamaya, makakasama pala sa mihika. Sayang. Gusto ko sana yung bulaklak eh. Wala pa kasi nagbibigay sa akin nun eh. Pero okay lang yung prutas. Talaga? Wala pa nagbibigay sa'yo ng bulaklak? Hayaan mo, i-research ko yan. Maghanap ako ng bulaklak na hindi makakasama sa may hika. Bibigyan kita. Talaga. Next time pa talaga. Kasi ikat talaga tong kumag na to. Kailangan mo yan. Uno. Ha? Panalo ka na kagad? Sabi niya, hindi kayo marunong. Parang kayo palang nananalo eh. Siyempre, fast learners eh. Hindi na ako magkakarito dyan. Sige. Isa pa? Isa pa, sige. Isa pa, game. Bea. Tara. Anong isa pa? Baka hikayin ka na naman dyan. Tawa ka pa ng tawa. Alam mo, Joel, dakila ka. Oo, dakilang kaibigan ako. Dakilang KJ. Tara, isa pa! Isa pa! Sumali ka na kasi dito, Joel. Ayoko nga. Di ba may mga biling pa si Ninang? Tsaka di ba, ihahain pa natin yung mga lulutuin niya? Kaya itigil nyo na yan. At pare, pasensya na, pero baka kailangan mo nang umuwi. Kasi baka abutan kami dito ni Ninang na hindi pa namin nagagawa yung mga biling niya. Sabagay. Eh, di kung ganun, tutulong na lang ako. Parang sumapabilis ang lahat. Hindi, okay lang. Hindi na kailangan. Hindi, sige, tutulong ako. Sige, Corinne, ako na dyan. Ako na. Thank you.
Si Corina nagsuggest ng mga kulay nito. Pati arrangement furniture. Lahat siya. Actually, ikaw. Binasa niya kasi lahat sa alam niyang gusto mo. Dito yung kitchen. Mas mapapasarap ang luto mo rito. Kompleto yung gamit. Karinderya na lang ang kulang. Pero wag mo nang isipin yung karinderya. Para makapag-focus ka sa pagki-catering mo. Hindi ko alam. Ewan ko. Halika, ipapakita ko sa iyo. Halika na. Leandro. Silya, tingnan mo. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagustuhan kong bahay na to. Malamig ang simoy ng hangin. Presko. Para kang nasa probinsya. Ay, ganito pa pala. Wala nang dumating ako sa Maynila. Puro bahay. Kalye. Sasakyan. Hindi ko alam na meron pa palang ganito. Nabuo tayo ng dahil sa pag-ibig. Ikaw... Ako, pinanganak ako dahil sa pag-ibig niya ni Tatang. Di po ba? Napakatagal ng panahon. Walang iwan kong itokon, kong itokon. Napakarami nang nangyari. Hindi na ako nakabalik. Kaya ng pangako ko. Siya. Di mo kailangan bumalik doon. Kung dito ka titira, para ka na rin bumalik sa Itogon. Dito malapit sa ulap, malapit sa kalikasan. Parang natupad mo na rin ang pangako mo. Pagkat ikaw ang tunay na hindi magbabago kailan pa man. Nakakamiss ang Itogon. Simple lang ang buhay. Gigising ka. Mag-aaral. Magtatrabaho. Hindi ko mo kailangan patayin ang sarili sa pagtatrabaho. Hindi mo kailangan kumita ng malaki. Kahit nga hindi ka kumita, nakakakain at makakakain ka. Mamitas ka lang ng gulay sa bakuran. O kaya sa bakuran ng kapitbahay, buhay ka na. Sa akin. Ano yun? Gabi nun. Tapos, sinutusan ka ng nanay mo mamitas ng okra para sa sinigang. Tapos, namitas ka sa kapitbahay ninyo. Mas madilim nun. Kala nung kapitbahay, may baboy rin. Inabol ba naman ako ng itak? Hindi mo pa kami nasama ng mga bata sa Itogon? Wala kasi tayong panahon nun. Wala tayong pera. Di bale. Balang araw. Sa Itogon?